Hello guys, welcome back to the channel, Sober Gaming here. And sa video na to, pag-uusapan natin ang monthly Lotto VIP pages for the spoiler update for the month of September. So before ko simulan yung spoilers guys, konting kwento lang. Kaya hindi ako nakapag-post ng spoiler update noong August is because wala akong na-receive na spoilers sa mga sources natin. And secondly, nasira yung gaming monitor ko 3 days after ko makapag-post. Kasi huli kong post is August 3, yung tournament na pinost ko. Then, August 6, before mag-start ng class, nasira yung monitor ko. So, pinawarranty ko siya kasi under warranty pa naman yun. Ano siya? Asus TUF monitor, 24-inch, 165Hz. Pag bumili kayo ng ganun, obligado 3-year warranty. So, under pa siya ng warranty, kaya pina-warranty ko na. Then, 2 days or 3 days ago, bago ko siya makuha. So, within 1 month na pa-warranty ko, pinalitan agad nila ng product. So, hindi na nila ako binigyan ng same monitor. Parang bagong product na lang yung binigyan nila sa akin. Pero same specs. Then, ano pa ba? Then, for sobrang busy ng first month ng college, kaya naging inactive din ako. So siguro tinake ko na lang as a chance para mapagpahinga kasi syempre minsan nakaka-drain din ang masyadong paglalaro kaya nag-post muna ako sa ACADS. So yun lang, without further ado, simulan na natin ang spoiler update. So first ang spoiler natin is regarding sa rank reward sa rank match and ZA. So siguro yun lang sa inyo nakita na kung ano yung mga rewards sa game. Pero anyway, tignan pa rin natin. So, ang rank match season 22 rewards is 10. Okay, so before ko ituloy, big credits to Boy Spoiler, Rapid Raptor Obsidian, and Kay Inazuma for this spoiler content. So ayan, meron kayong laser dagger. Merong neutral colors, then merong gradient. Tapos, purple grenade, rank name card, tapos kill mark, tapos ito naman yung mga kill mark din, then rank rings. So dati parang dragon siya, tapos ngayon tiger naman, then yung mga sprays, ayan, then borders, ito sa baba. Ito, hindi pa ulit ako nakapaglaro, so I have no idea what this is. Kayo na lang bahala na tignan yung purpose na itong cards na to. Then ito naman, yung kanina guys sa rank match, ito naman yung rank zombie apocalypse. May bagong character na ito. Eba, not sure kung M4 to. Na yung parang ginagamit ng yung Falcon ba yun, yung M4 grenade launcher. Then ito sprays yata, as ito. Then ito bagong map. Sector Recall. Then ito yung mga rewards. Yung rewards sa rank match. And mga rewards yan. Then parang per ano yata, parang per round clear. Ito yung mga ano, binibigay. Then syempre, ZA rank borders. So hindi ko sure kung emote ba to. And so next is ito. And battle pass. So, I think yung karamihan sa inyo, nakita na yung Battle Pass rewards for Season 18 and M200 Dominator AG. I'm not sure kung AG refers to all gamers, which is yung team from China. But anyways, 30MP Glitch and Grow. So, yun yung skin ng TMP na to. Then, syempre, ayan, name card, tapos spray for Battle Pass. Okay, next. Ito naman sa trade weapons, siguro more on miscellaneous dolls, tapos yan, super kit. Ito guys, matagal ko na itong nakita eh. Yung mga tawag dito, parang mga bola na yan, yan yung BFX. Sobrang ganda na ito guys, para sa akin. Nakita ko siya way back 2017, tapos nagkaroon sila ng ano. What do you call this? Parang 2-in-1 yung kulay niya, green and red, tapos ito naman red and green. Tapos ito may violet din. Ano siya guys eh? Na-spoiled na to dati. Way back 2018 yata or 2019.
Hindi ko sure kung anong year, basta before siya mag-pandemic. So, trivia lang. Binigay na ni Boy Spoiler dati, pero hindi siya pumasok sa ano. Hindi siya pumasok sa client natin. So, I think, hopefully, nailabas na to. Or ilalabas pa lang for September. Then, ito, may Emperor A1 na VIP variant yata. Test, ito rin, Stiffer Skin Kit. Ito guys, yung sa M4A1 na VIP, hindi ko sure kung upgradable ba siya. I think so, kasi ito yung may blueprint na requirement. Tapos, may sprays din, so pwede mo siya kulayan ng red, green, or gold. Parang yung mga limpid skin ganun, hindi ko sure guys. May ticket din, may doll. So, bali itong mga to, mostly doll yan, yung parang sa jewelry nakasabit sa VIP nyo. So, ito naman sa weapon sets, loto, pages. So, first, let's start with purple punk weapon set. So, ayan. Itong S-Pass yung nilalagyan ng green bullet. Classic Gatling gun na may purple punk skin. Ito guys, hindi ko sure kung Eldorado ba to or Desert Eagle Obsidian. Tapos ito may knife din. Mach 10 Karn 98 ba? Then, Obsidian, Purple Punk. Then, ito. Smoke Grenade. Okay guys, so, kung gusto nyo makita yung ano, yung kung paano hinahawakan to ng character, yung pag dinodraw nyo, magdilibaw ng link sa baba regarding dun sa ano, first person hand view na ito. Kasi, napakita ko na to way back August yata or July. Basta yun, nagkaroon ako ng unofficial spoiler update regarding dito sa mga barrel na to. So, kung napanood nyo yun, I think may idea na kayo. Pero sa mga wala pang idea, magdilink ako ng link sa baba para makita nyo ano, yung itsura na ito in-game. Okay? Then, ito naman, Anubis weapon set. And so, ayun, Anubis Loto. Meron kayong M14 ABR na may holoscope. Pero ano siya, yung tunog data. Wala siyang silencer. Then ito naman, TMP Eldorado. Kasi ito brick, I think maganda itong brick na to. Kasi parang 5 bars sa lahat ng brick melee sa CF siguro. Ito yung number 1. Or depende. Pero mas bet ko pa rin yung gold brick dati. Hindi, pangatlo pala to. Kasi merong solid gold, tas merong brick lang talaga na may uka dito. Basta dalawa yun. Itong perfect ano gold bar tapos gold brick melee. Tapos itong Anubis. Opinion ko lang yan guys. Then ito naman may flash bang. So siguro pag nadali kayo ng flash na to, may lalabas si Anubis. Then ito naman. Lapis Loto. Emperor A1 Angelic Beast. Siguro ito yung mga nilalagay sa Lapis Loto. Yung isa pang type of Loto. Noble Gold Shea. So kumbaga parang... Ayun, Fury Beast. I think na-spoil ko na rin to or dati pa. Basta yan, meron Fury Beast Noble Gold set. Ilalagay siya sa Loto. Then, pati rin pala itong mga grenade type of weapon. Then, ito naman, Emperor A1. Okto, ano, so 4 October na yata ito. Kasi yan, September, October, major update. So, kung hindi man tayo magkaroon ng October update, guys, please refer to this video na lang kasi hanggang October to. So, siguro first week or second week na October tong spoilers na to. So, mamaya, we'll dive deep dito sa package na to. Malalaman nyo kung ano yung laman ng package na yan. So, 6-piece. Merong isang main weapon, tapos merong melee weapon. So, package A, rifle, package B, melee. Okay, moving on. Ito naman. Halloween Loto. Classic Emperor A1, then for ano to, Halloween, siguro in advance nila for ano, for November, then Desert Eagle Silencer, Knuckles, Flashbang, sa Gatling. Tapos ito naman, Graffiti version 3 or Graffiti 3.0 kasi may mga nauna ng Graffiti variant. So far, meron siyang AK, Zastaba ba? Ay, wala, Zastaba. FRF2 na sniper.
Double Karambit, Mataya Baden White. White Grenade to? Seryoso ba? So anyways, Dude ako dito. But, I think, siguro nilagay dito White Grenade. Pero malalaman natin sa type ng pagsabog niya. Kasi baka pag hinagis niya parang CS Grenade lang. Pero, who knows, diba? Or if ever na ma-search niyan sa YouTube or web, search niya ng Graffiti 3 White Grenade Crossfire FX. Doon yung malalaman kung White Grenade ba talaga yung sabog niya or neutral lang yung ano, yung pagsabog na BFX. I hope na nagigits nyo. Alam nyo naman siguro yung difference ng CS Grenade sa White Grenade Ares. Basta parang ganun lang. So ito naman, moving on sa E-Coin or VIP characters. VIP character, Hawks. Not specifically sure kung ano yung magiging function niya. So basta yan yung itsura ng characters na VIP. Hawks. So, kung gusto nyo tignan na maigi guys, i-pause nyo na lang yung video. Ah. And next, ito naman, Ray and Mercury. Siguro dalawang variant. Hindi ko sure guys kung isa lang tong character na ito, pero feel ko dalawa. Setting sa BLGR. Ganun. Blacklist, double risk. Then, so guys, balikan na lang natin yung mga naunang spoilers. So, mamaya malalaman nyo yung content ng page ng A and IGB for October. So, yan. Chaytak. All gamers, pero no mark. This mean. Pero anyways, and may isa pa pala guys, bagong character. Crow, special character. Hindi ko sure kung saan siya ilalagay, kung sa E-coin, ano ba? Kung E-coin ba siya or VIP. Profile ko, E-coin. Siguro yung parang ano, daily swat lang ganun. Then ayan, 30MP glitch. Ito naman yung Anubis set. Anubis Loto. Ito pa pala guys, bago. Hindi ko sure kung na-release na to guys. Oh. Basta, we are thankful na nandito to. Then ayan, sa Razer Chroma, meron Razer Chaytak. PAC chain, so TS na M4 top 357, then Raven Butterfly Knife sa grenade. So if hindi kayo familiar sa Razer guys, brand siya, kumbaga parang computer brand ganun. Alam niyo yung mga hyper mga ginagamit ng mga pro players na gears, kumal headset ganun. Kalaban din niya ng HyperX yung Razer. So and if hindi get in what they call this, kung gusto niyo ng deeper information, search niyo na lang sa web. Basta na lang din siya, nagbebenta lang din siya ng mga headset, mouse ganun. So kung ayaw niyo ng HyperX na mamahalan niyo, pwede kayo mag-Razer. Kumbaga another option yan for gaming peripheral. Okay, so ito yung mga rank match rewards. Ayan, Team Borders, Desert Eagle Silencer Grenade. Then, rings. So, hindi ko sure kung ano yung purpose ng ring na to kasi natatandaan ko lang talaga yung Dragon and Snake ring. And ito na yung, ano ba yun? Merong spray, tapos, ayun ba? Name guard, doy. Ito naman yung kanina. Ayan, so hanggang 10 rounds yata yung ano. Kumbaga, per round, meron kayo makukuhang box, mystery box. Tapos, siguro hanggang pag natapos yung buong 10 rounds, makakuha kayo ng 10. Pero, depende pa rin. So, ayun, tama nga. File Custom Devastated. Ayun, naalala ko na. Yung palka mo, yung ginagamit ng Falcon, na merong grenade, tas 100 yung amo. Then, ba? I don't know guys, hindi ko lang purpose na ito. I think siguro melee yata ito. Or baka sabit. Character, ganun. Ito rin siguro. Yung cap saka ito sabit. Kasi ito, rank match ZA borders. Ito naman yung Hawks kanina. Eh,
Yan, Anubis Lotto yan, graffiti. Weapon set number 3. May Mateya Bakarambit, then grenade, AK. Terman Halloween, yung katulad lang din kanina guys. So kung mapili, ay kung hindi kayo mapili guys, i-post nyo na lang yung kung saan part nyo gusto sa video, i-post nyo na lang. Para mapili kayo kung may binabalak pa kayong, sorry. Kung may binabalak pa kayong bilin regarding this weapon set. So yun lang naman. Ito. Ito na yung mga VIP characters kanina. Yan. So, bali, ito yung sa trade market natin. Ito yata ito makukuha. Tapos ito. Merong Emperor A1 Obsidian Beast Legend Dragon. Yun yung tawag sa kanya kanina. So, kung gusto nyo, balikan nyo na lang kanina. I-drag nyo na lang yung video. So, ang laman niya guys, may body armor for 30 days. Head and body armor. Ayan. Speed kit, C4 kit, color chat, then revive token. Siguro itong revive token na ito, yung nagagamit siya sa day A, ganun. Then ito naman, same lang din. Tapos, melee lang din yung makukuha niya. Siguro pag binili niyo ito, hopefully magpatong yung dalawang armor para total of 60 days yung head and body armor niya. Siyempre pati na rin niya sa lahat ng functions na magagamit. Eh. Magiging 60 days yung super kit sa kayong color chat. Siyempre pag sabay niyo binili, meron kayong 20 revive token. Pero, for me personally, sobrang ganda na ng fight na kay Lulu. Kasi maganda naman yung decals ng ano, decals ng rifle. So, I think this is all lang. Check ko lang. So, ayan. Regarding this guys, gagawin ko to na separate content. Pero, not now guys. Not now but soon. And so that's all for this video guys. I hope na nagustuhan nyo gantong klase ng content. And if yes, please click the like and subscribe button kasi malaking tulong. And ano pa? Kahit ano lang guys, siguro target like for this video is 10. Malaking bagay na sa akin yung 10 likes guys. Promise. Then nagawa pa ako ng content regarding sa polling rate. Kung hindi kayo sure doon sa polling rate, yung pinapakita ng mga pro players sa Facebook na polling rate, kung ano ba yun, ano ba purpose nun, ituturo sa inyo kung paano siya magamit. Okay guys, so that's all. Thank you for watching.